saligang batas. And the presumption dun sa ating saligang batas is merong pang panabla on the part of the legislature, at if later on necessary, meron din Korte Suprema na maaaring mag-review ng lahat ng ito. Unfortunately, there are, of course, ways around it pa rin. But those ways around it require an enormous amount of resources. Kaya nakikita, kaya na nakoconnect yung martial law dito sa term extensions, kasi pag tinignan mo yung mga attempts to change the constitution, it requires a lot of resources. Tignan nyo, nakaumpisa ng People's Initiative. Tapos, tahimik na tahimik, pero ang bilis-bilis na may speech si House Speaker ng December 5, indicating that a People's Initiative is necessary para voting jointly. Tapos, wala pang dalawang linggo, nag-umpisa na yung signature campaign. And kung hindi nag-ingay, kung hindi nagkaroon ng Senate investigation, hindi mapupuntirya na mayroong kinalaman somehow ang ating Kongreso. But to move this many people, yung ang daming jurisdictions, ang daming barangay na involved, and you need something like 12% na affirmative signatures for that. To move that kind of people, the logistics required for that, the amount of resources, ang laki. So kung mauuwi ang tsa-tsa only to those three economic provisions, hindi siya worth it. Besides, how big is the advertising industry ba? How many people really want foreign education here or will be able to afford it? Eh yung sarili natin mga private schools, hirap na hirap. Ano yung market for that? So kung yun ang titignan natin, na ang puntirya ng charter change, it doesn't add up. Masyadong malaki yung binuhos nilang pera para baguhin ang saligang batas para malimita dito. Besides, alam natin na kahit paano papasok at papasok yan, either through a constitutional convention, constituent assembly. Pagka na-convene na yung constituent assembly, at yun ang sinasabi nila, yun lang talaga ang kinonsider nila, kung may constituent assembly, nothing stops any congressman or senator from moving to add to these matters na babaguhin nila sa saligang batas. So if you put all of that together, imposible na ano, na walang term extension, imposible na walang charter change. And we already see and hear na yun na po ang pinag-uusapan kahit sa Kamara among themselves. Attorney, hindi ba yan pwede na doon sa, ano, habang pinag-uusapan nila, lagyan doon ng provision na ito lang yung pag-uusapan natin? Kumbaga, ito lang yung babaguhin natin. Hindi na pwede. Itong tatlo, di ba, sabi nila, tatlong provision lang yung gusto nilang baguhin, economic provision yun. O dito lang tayo, hindi ba yan pwede na naka-black and white para tutok lang talaga sila doon at mawala yung pangamba na pati yung ibang mga provision sa 1987 Constitution ay mabago. Kung resolution lang yan, they can overturn that. So, unless gawin nilang batas, or unless, hello, baguhin nila yung saligang batas para ilimit yung mga ano, ang pag-uusapan dito sa with every constituent assembly. I don't think you can limit the powers of the constituent assembly. Ganito yun, ha? Yung Congress, that's a separate body from the Constituent Assembly. I mean, this, it's the same people, pero iba yung character niya. Ito yung trabaho ng Constituent Assembly, baguhin ang saligang batas. But nothing in the Constitution says na maaaring limitahin kung ano lang ang pag-uusapan in the Constituent Assembly. Meron din nabanggit si PRRD last time na sa pagbabago ng ating Konstitusyon, dapat obserbahan at sumusunod din sa konstitusyon. Correct. Meron bang nakasaad sa konstitusyon, yes, ma'am, na hindi pwedeng magbabago ka for the benefit doon sa mga nagbabago? Doon sa provision sa legislature, merong nakalagay doon na hindi ka pwede gumawa ng batas. Yung Congress, hindi maaaring gumawa ng batas na i-increase ang salaries nila and so on. Kailangan prospective yon. Ang ordinaryong batas, hindi yan nagre-retroact. You have to be very specific. I mean, it's not impossible, pero kailangan ba i-explain mo nang mabuti kung bakit i-retroact yun. So, in general, any rule, any provision in the Constitution, pag gumawa ka ng batas, o kapag
ginawa mo uli ang saaligang batas, prospective yan. Hindi mo kunwari pwedeng arestuhin ng isang tao for a law that wasn't in existence at the time that he committed the act. So ganun din, yung pag binago mo yung saaligang batas, batas yan. So prospective yung application niya. Hindi yan retroactive. So kumbaga ma'am, once na halimbawa pagpalagay natin na yung nasa nakatoka ngayon na magbago ng ating konstitusyon ay papakialaman nila yung term extension. Doon pa lang sa pakikialam nila sa term extension yun yung naaprubahan, depektibo na yung ginawa nila. If that's what they are going to do. Kung kunwari, ang naririnig kasi natin, of course there's no confirmation of this, is that babaguhin nila pero i-carry over lahat para hindi na mag-election muna, magbabago yung rules, walang election, carry over lahat ng mga officials, magbabago lang yung designations nila kung magbabago nga yung forma ng ating gobyerno. So in that sense, parang they think that they can carry it out kasi carry over. Naalala ninyo nung 1986, nagka-revolution, nag-appoint ng mga OIC, yung presidenteng pumasok noon, si Cory Aquino. Originally, yung proposal was to carry over muna yung mga nakaupo. Pero dahil hindi nila pinagkakatiwalaan, baka very fragile yung bagong gobyerno at that time, hindi nila mapagkatiwalaan yung mga local government officials. So halos lahat yon pinalitan. So in this case, they're just going to carry over all the existing officials, babaguhin lang yung kanilang mga titles, or call it a transition period. So until na fully implemented yung bagong gobyerno, i-carry over sila, which is basically a term extension. Yung karamihan sa kanila, kung matatapos na yung term nila, yung tatlong taon ng termino nila, eh sila pa rin ang mayor, congressman, senator, whatever, pagpasok ng bagong saligang batas. Saan ito pwede question ay ma'am? Sakali man ha, na ganyan yung mangyari na may term extension at ang magkakaroon na benepisyo yung existing na mga incumbent, kumbaga? Well, sa Korte Suprema, ultimately, the final arbiter ang Korte Suprema niyan. Unless baguhin nila uli yung makeup. Oo. So, wala pa naman tayo na rin. Pwede ba nilang mabago din yung Korte Suprema ba? Yung mga nakaupo. Yun mahirapan sila rin kasi nga hindi retroactive eh. So kung ang mga mahistrado ng Korte Suprema ay may termino hanggang mag 75 years old sila, dapat justice pa rin sila at the time. Pwede nilang baguhin pero magbabago lang yung term ng isang mahistrado kapag pasok na, bago, prospective. So, dapat maubos muna yung makaretire muna lahat or tuwing may nagre-retire, yung bagong pasok, mag-a-apply na yung bagong batas sa kanya. Bago lang si partner Carlo. Ma'am, nabanggit itong possibility na magdeklara din ng martial law. Ano bang sinasabi ng konstitusyon pagdating po sa deklarasyon ng martial law? Ano ba yung mga parameters nito para pwedeng mag-declare ng martial law? Kasi ang alam lang nating mga kababayan, pag may, like kagaya pinaka-recently lang doon sa Mindanao, pag may kaguluhan, dala ng terorista. Yes. So, usually it's invasion or lawless violence. So, kailangan mayroong physical danger. Yun yung usually ginagawa nila. Well, yun ang nakalagay sa ating saligang batas. However, may mga instances na sinusubukan ng mga dating pangulo yung mga prospective danger, kumbaga, hindi siya yung lawless violence. Pag lawless violence, there must be actual violence in the streets. So, yun yung ordinary reading natin. But, pwedeng i-interpret, halimbawa ng Pangulo, na merong terrorist threat. So, hindi natin nakikita yan. Hindi natin nakikita yung lawless violence na yan. But the mere existence of a threat, let's say merong mga nagsasabing in danger ang ating mga public works, ang mga infrastructure, and so on, then maaaring ipadeklara ng presidente to prevent these things from happening. Of course, limited yan. So, there's a limited period. Kailangan mag-report siya sa Kongreso. And Congress has to affirm that
or pwedeng puputulin na ng Kongreso immediately pag sa tingin nila hindi nagko-comply yung declaration ng presidente doon sa requirements ng saligang batas. Ma'am, dagdag ko lang kasi sinasabi din dito sa Section 18 ng Article 7 sa 1987 Constitution na ano yung Congress voting jointly. Okay, at least malinaw dito na voting jointly. Kailangan majority lang. So, wala nang ano dito kung nasa Kamara o Senado. Eh, alam naman natin, medyo solid itong ano, dito sa Kamara. So, wala nang magbabalanse nito at kung may pabor ka sa Kamara, madali mong ma-declare ang martial law. Sadly, oo. I think yung purpose kasi niyan was to prevent endless debates on that. Lalo-lalo na may danger. Yun yung idea behind that provision na voting jointly. Unfortunately, hindi na foresee ng mga framers ng 1987 Constitution yung possibility na may scenario ka where Congress is beholden or yung pwede to a singular din. Power. Oo, parang kagaya sa nangyayari ngayon sa SMNI. Okay, sige ba? Lalim. Oh, kasi nagkaisa sila eh. Buti na ba? Kayang nga. I have two questions, ma'am. First, ma'am, how can we convince the public that we don't need Chacha to boost the country's economy? Titignan niyo lang po kasi kung ano yung sinusulong nila ng mga provision. Mm-hmm. Seryoso, meron bang clamor na natanggalin yung nationalization requirements sa advertising agencies. Mm. Sa totoo lang. What about sa ano? Like I said, ang liit ng market for private schools here. Magpapapasok tayo ng foreign schools. Ano mangyayari? Yes. Hindi ba either liliit lalo yung market kasi mawawala yung mga local natin na private schools or malulugi sila? I mean, ewan ko ha. Eh, namamahalan na nga sila sa existing ngayon exactly. Na, ano, marami na nga naglilipat sa nagsara. Public, diba? Oo, tsaka maraming nagsara. Nung COVID, maraming ano, hindi maka-cope with the rising costs. And totoo yan, ang dami ng enrollees sa public schools. Nag-create nga tayo ng voucher system para yung overflow ng public schools ay matatanggap ng private schools, pinopondohan ng ating gobyerno. Sa totoo lang, nasan yung clamor nun? Yes. For that one. Even in universities, ha? So, saan ka nakakita na merong mga naghihikayat sa ating mga educators na kailangan papasukin natin? Hindi education. Yung sa advertisement nga, ma'am, sa advertising, di ba, ang kinukuha na nila ngayon ng mga, yung mga influencer na. Correct. Di ba? Yan na yung common, yung mga vloggers, yung mga instant sikat sa social media. Doon na sila nagbubuhos. Wala na. Patapos na nga yung era ng traditional . Yung traditional advertising, pati yung mga traditional media. And advertising now is flooding into the internet. So, teka, may national boundaries ba ang ating internet? Parang wala. Di ba? So, nasan yung clamor? Nasan yung need? For that. And ang ordinaryong mamamayan ba humingi nun? Hindi. Yeah. Yung mismo mga investors, wala akong narinig. Halimbawa, yung mga, tawag niya, mga Chamber of Commerce na, oy, ganito ang hiling namin sa Pilipinas na luwagan ninyo. Ibang narinig natin. Okay. Mahal. Mahal yung kuryente, mahal yung ano dyan, yung sa red tape, dyan kuryente, kami na nababahala. Too big. In transportation, ma-traffic. Ease of doing business. Mm. Ang kadamihan, and actually evidence ko to dun sa isang kaso, yung mga foreign businessmen, nakausap ko at tinatanong ko, ano ba talaga, what is the primary consideration para sa inyo when you want to invest sa isang bansa? Sabi nila, predictability. Mm. What does that mean? Sabi ko, sabi nila, kung may corruption, kaya nga nila yun. Basta, hindi yung biglang nagbabago yung presyo. Mm. So, predictable meaning may rules tayo and the rules are obeyed. Predictable kahit ma-traffic dito, kung alam mo kung anong oras ka dadating, okay pa yan. They can still deal with business. Pero yung biglang tataas ang presyo, di nila kaya yon. Mm. Kung yung corruption masyadong rampant na nagbigay ka na sa isang ahensya, biglang susulputan ka ng lima na humihingi din.
After that, tapos on a national scale, tatawagan ka, may hihingan, hihingan ka ng mga politiko, and so on. So, or even, naalala niyo yung Piatco case? Dun sa ano, umangal ang mga businessmen noon because okay na yung kontrata, they were already implementing it, and then hindi pala legal. So, na, nung na-dissolve ng Korte Suprema yon, nagdalawang isip din ang mga foreign businessmen. So, predictability should be the main factor. Yun ang ayusin natin para predictable yung traffic, sana mabilis. Predictable yung ano natin, yung presyo. Yung hindi every 2 months, nagtumaas na yung presyo ng kuryente ninyo, kuryente tubig. Tapos pati internet. Predictable sana para alam natin na continuous ang internet, malakas, and ano, maraming providers, no matter where you are. And sana, if you're mobile, meron ka rin ano, availability nun. Kung hindi natin masasagot yung mga ganyang klaseng factors, then what is the point in asking for foreign direct investments? Yes. And sinasabi nila, yung FDI, yung driving force ng pagbago ng saligang batas. Parang hindi. Parang garapalan. parang wala. Napansin ko in the previous administration, ma'am, marami pag... Pag-usapin chat-chat, marami talaga nag-oppose. Bakit ngayon? Parang walang opposition, parang walang... Kunwari, yung mga makakaliwa, they go on streets ka agad. Ngayon, wala. Tahimik lahat, ma'am. Isa-isahin ba natin? Hindi. May mga nag-oppose. Yun nga lang. Ang conditions ngayon, lately, it's like, let's see, aside from ay, wala, yung prangkisa niyo pala may problema. So, pero dun sa ibang mga traditional media outfits, they're not reporting a lot of things. Na umaabot na tayo dun sa punto na yung mga nasagasaang pusa, lumalabas na siya sa news. And yung mga matters of national importance, debates, opposition, alternative proposals dito sa Saligang Batas, hindi siya masyadong nadidiscuss. Kahit yung mga komentarista, very tentative yung approach nila pagdating dito sa discussion. So it isn't that walang opposition, hindi naririnig o pilit na pinatatahimik yung mga alternative views, yung mga views that don't necessarily agree na kailangan natin ng charter change. Bukod pa dyan, na those who are in government na traditionally sumasalungat sa administrasyon ay parang hindi na traditional ngayon. So what, for whatever reason kung bakit hindi na sila nag-o-oppose, ito yung nagiging resulta. Parang walang opposition at all. Attorney, balikan ko lang yung tungkol dito sa ano, paghihimok ng ating bansa ng mga foreign investors. Kaya nga ang Modern Magellan ngayon sa katauhan. May biyahe na naman pa ano, pa Amerika. Ikaw para, na ba naman, Mar, nagka-COVID, kailangan ng revenge travel. Oo, pero nagkaroon ng ano. Bawi. Nagkaroon daw ng ano, sakit ngayon kaya hindi nakadalo. May flu daw. May flu. Pero ma'am, parang umaabot yata sa isang biyahe kada month, ang average, no? Pero ang sinasabi, may mga tawag nito, mga pledges na nakukuha, mga trilyong piso na yata daw yung mga pangako na nakukuha mula sa mahabang mga pagbiyahe or maraming mga bansang pinuntahan ng ating Pangulo. Pero tugma ba ang mga pangyayari ngayon considering lumalala ang tensyon, ang bangayan dito sa West Philippine Sea? Mas mahihimok ba natin yung mga foreign investor kung ganito ang sitwasyon natin na medyo nakikipag-away tayo sa ating kapitbahay, merong nakikisaw-saw na galing sa ibang bayan, inuudyukan tayo, dinidemonize yung mga kapitbahay natin. Ganito yung ano, inamin nga niyan, di ba, na lumalala yung tensyon. Yet, nag-i-invite tayo ng mga investors, pumupunta siya sa iba't ibang mga bansa. Tapos, may plano pang baguhin ang ating konstitusyon para daw mas makahimok. Tugma ba itong mga galaw ngayon? Ito na nga, di ba? Sana yung predictability sa lahat ng yan? Kapag merong impending conflict, and nobody knows kung mag-i-erupt yan or you know, ganong katagal, if ever, yun yung mga hindi conducive to any kind of business, whether it's local or foreign. Tapos, yun nga, the other things, charter change. Paano? So, the rules are going to change again. So, bakit sila mag-i-invest under a certain set of rules
tapos magbabago ang lahat ng mga rules na yan. Of course, pwedeng magbago yon in their favor, but like I said, the predictability is what they're looking for. Kasi the more predictable your dealings with government are, the more time you can spend on your advertising, your promotions, pushing your product, selling your product, improving your product, and so on. Now, dito sa paghihikayat ng ating Pangulo dun sa mga foreign direct investors, yes, limpak-limpak ang pledges. Mm. Pero, binabantayan ko yung mga reports ng Presidential Communications Office at meron silang sinabing may isa daw na nag-umpisa na. Mm. Daw talaga, ma'am? Daw? Daw eh, kasi hindi nila pinapangalanan, so hindi natin ma-check. Okay, eh, baka parang nanalo lang yan doon sa ano, sa Lotto. Sa Lotto. Kailangan anonymous. At baka makilala. Kilala. Tayo dyan. Diba? Meron pa. Ang sabi nila, it's a promotions company, pero wala na rin tayong naririnig doon. Mm. So, teka muna, promotions company, maliit na lang ang ano, hakbang niyan, advertising na siya, di ba? Baka yun yung, ano, yung reason. Pero yun lang po ang very specific na nireport ng PCO. Aside from that, ang sinasabi nila, oh, nag-uumpisa na daw, nagiging ano, nag-uumpisa na daw yung mga companies na may mga pledges and they are here na daw. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong specifics. So, the best that we can think of is at least nagkatrabaho ang PCO. Kulang lang talaga sa detalye. Kaya daw siguro, ma'am, hindi alam yung mga ganap sa internal natin, sa mga kababayan natin, kung ano yung kinakaharap ng mga problema. Kasi wala lagi dito. Walang lagi? O hindi, wala lagi dito sa Pilipinas. Kaya hindi masyadong nakaka-relate siya sa mga ano. Hindi, ang ano nga natin is, ang ating leader, tinitingalaan yan, di ba? Ano bang tawag sa ama ng bayan? Mm. Pag ikaw ang ama pero absentee parent ka, eh may effect yan dun sa mga anak mo. Gayun din po sa isang bansa na hindi nararamdaman yung presence ng kanilang ama o kanilang leader. Sinasabi naman nila na yung mga visits na to ay parating merong binubunga. Unfortunately, hindi ko alam kung problema ito ng PCO o mismong wala talagang ibang mai-report. Kasi hindi naman lahat ng foreign trips ay about FDI. O meron tayong posibleng bagong trade relations. Meron tayong nabuksan na venues for Philippine exports. Meron tayong na itayo. Alam nyo ba na meron tayong Rizal Institute, parang ganon, from the NCCA, magtatayo, it's similar to the Jefferson Library, meron tayong version nun na maaaring itayo sa lahat ng mga lugar kung saan may mga Filipino immigrants. Yung mga Pinoy who are living abroad, bibigyan mo ng parang resource center para yung mga anak nila maaaring matuto mag-Filipino. Or Bisaya, whichever they want to teach, may library resources for learning their culture, may mga visual materials, at saka meron din yan, meron din virtual library yan nakakabit dun sa NCCA. Now, maaari din na ang foreign trips for that, pero wala rin tayong balita na yun ang actually ginagawa. So, if there were reports, for instance, well, of course, meron tayo yung dun sa Australia, pero hindi siya good news. Kasi we went from a cooperative partnership to a strategic partnership at nag-commit ang Australia to tungkol dun sa ating arbitration agreement, waving a red flag now in front of China. And then, nag-commit tayo to support the security issues on the Taiwan Strait. So anong ibig sabihin nun? Dun sa matters that are potential conflict areas, nag-commit tayo doon. The Taiwan Strait, wala tayong kinalaman dyan. Correct. Hindi natin issue yan. Ang issue natin is WPS, which geographically ina-identify natin as part of our EEZ. Malayo po ang Taiwan Strait. So, bakit tayo, and that's in black and white, ha? Walang ni-report ang ating Pangulo tungkol doon. Hindi tayo in-inform about the consequences of the upgrading of our partnership with Australia. And paano nilapit tayo dun sa AUKUS, sa Australia, UK, US, triumvirate. Ito po yung talagang grupo na nagtutulak
tuungkol dito sa mga issues ng China. Mm. So, wala rin tayong report about that. And this was a foreign trip of the president. He could have announced na it's a good thing. Mm. Kasi matindi yung mga kakampi natin if ever magkaroon ng conflict. So, walang ni-report na ganun. Unfortunately, hindi nga tayo sure if it is a failure of communications or really a failure of this government to appreciate the things that the president or baka wala lang talagang mai-communicate. Pwede rin yan. Or may tinatago kasi ma'am. Isa pa yan. Kasi pag either way, it's not good. Pag hindi ka na ganun, nag-inform, syempre, ang gap na mapupunan yan mula sa mga other sources of information. Which yes, creates pagdududa. Mm. Ano, mga Pilipino, malaki ating trust issues mo. Halimbawa, yung strategic partnership that we have gotten into with Australia, hindi ko sa DFA nakuha yan. Merong website yung Prime Minister ng Australia, nakapost doon. Mm. So that's how we knew. And hindi ko narinig doon sa speeches ni Pangulo, although yun nga, meron siyang speech before the Australian Maaring Parliament. Maaari ba din yan, ma'am, na, di ba, lagi nilang sinasabi na merong, trilyong piso na yata, yung halaga sa kabuuan sa mga biyahe ng ating Pangulo na nahakot niya ng mga pledges. Maaari din bang makasama sa imahe niya yan? Kasi, laging pinagmamalaki, marami kaming baon na pledges, mga pangako. Pero ang nararamdaman, hindi pa rin ramdam ng taong bayan yung mga pledges na yan hanggang sa kasalukuyan. Pwede bang akala nila maganda to kasi meron tayong napabango. Pero ang iniisip na ng taong bayan, nasa na yan napunta? Diba, the more na tuloy, pangit yung imahe. In time, marirealize din ang karamihan ng taong bayan na nagsisinungaling sila. Wala akong ibang word for it eh. Kasi announce tayo ng announce, uy, may bagong pledges, may ganito. Paano ba nila kinocompute yung pledges na yun? Ano yung pinapakita nila? Hindi nila pinapangalanan ang mga kumpanya na interesado sa atin. Unlike before, in another space and time, dun sa Duterte administration, kapag may nag-invest dito, ina-announce natin kapag nag-groundbreaking na sila. Kapag, halimbawa, yung FedEx, di ba, bumalik. Dati iniwan na tayo, bumalik na sila dito, na-announce yan. And that was a very concrete example. Of course, hindi naman lumalabas ang ating Pangulo noon, naghihingi ng pledges or marketing yung availability ng business opportunities dito. Pero pumasok pa rin. At ina-announce natin pagka ando na. So dito, eventually, magtatanong ang taong bayan or marirealize nila that they have been lied to. And yun po, it's never a good thing. Ang sinabi lang naman, ma'am, is pangako. Hindi naman sinabi na tutuparin nila. Ayan na naman po tayo. Pero ma'am, pinangako na nga. Pinangako na nga, tutuparin pa. Itong sa April. Pangarap daw, hindi pangako. Ma'am, itong sa April 11, na first summit sa trilateral, US, Japan, and Philippines. Ano yung nakikita nyo ito? Will it affect sa West Philippine Sea, sa China relation, o ano po ito? Definitely may epekto yan. The mere fact na nag-meet sila is I think calculated to trigger China. Beyond that, unless it's a trade meeting, hindi ko nakikita kung ano yung value niya sa atin sa ngayon. Ano yung problema natin? Mahal ang pagkain, kuryente, tubig, etc. Yung ibang mga dalubhasa, sinasabi nga nila, ang problema natin sa WPS, posibleng self-inflicted yan eh. Mm. Kasi nga, ang angas natin, instead of de-escalating tensions, kasama tayo dun sa pag-i-increase ng tension. It doesn't help din na meron tayong mga opisyales na nagsasalita as though sila po ang may hawak ng mga matters of foreign relations. Mm. So, lahat po yan may epekto. And what I don't understand is the emphasis on regional security, which basically is what the meeting is going to be about, yung samantalang tayo yung nag-increase ng tensions doon sa sarili nating lugar. I'm sure I'll get trolled for that. But we're going to have to, ang problema rin natin is yung controlled na controlled yung information that our people are getting regarding what is happening in our own EEZs.
Diba? Hindi, wala tayong alternative eh. We get the bulletins from the Navy or ano, from, sorry, the Coast Guard. Pero on the rare instances na kasama ang media dun sa mga events na yon, you get the feeling that everything is staged. Diplomasya so, pa ba yung the way sila na, may diplomasya pa ba ma'am, yung the way na pagsasalita nila? Or mas maigi ba na yung sa communication natin dyan, iisa lang talaga, which is ang DFA, yung common talaga na nagsasalita niyan. Kasi iba-iba yung ano natin, iba yung interest natin, iba yung interest ng ibang bansa. Dapat pag-aralan din, hindi lang basta-basta kung ano yung gusto nating sabihin, nasasabihin agad, nang idadaan sa diplomasya. Oh, kasi sa international law, particularly, kung magfa-file ka ng kaso in the International Court of Justice, so yung mga conflicts usually doon mag-end up, if both parties agree, kasama sa ebidensya, you are bound also by things like kung anong sinasabi ng mga komentarista ninyo, and ano pa kaya kung ang mga government officials take a particular line. Yan, maaaring isumite ng kalaban na bansa before the ICJ, and that is acceptable evidence. So, ibig sabihin, we have to be mindful dun sa ano, mga salita natin when it comes to our foreign relations. Pagka ibang bansa ang pinag-uusapan natin at nagsasalita ka as though meron kang mandato, as though ikaw ay allowed to speak on matters that could affect our foreign relations. Ebidensya din po, ang hindi kumikibo ang ating Pangulo tungkol sa mga ganitong klaseng salita. So, ang problema sa ganyan is, pagka maangas, in-escalate mo yung tensions, lumiliit yung room for diplomacy. Lumiliit yung room for later de-escalation. Mula sa atin, I don't think anybody really wants a conflict. Kaya lang, ang nangyayari dito is parang may kampanting-kampante yata ang ibang mga authorities natin na nakasandal tayo sa mga superpowers. I don't think it's a good bet to do that. Tsaka sa tingin mo ma'am, pag nagkagera, yung mga unak, magpapadala sila ng mga, yung mga puti, yung mga kanong, magpapadala sila ng mga sundalo to fight for us. Diba, nangyari na yun sa kanila nung mga nagkaraang digmaan . Boots on the ground. Ang ipapadala na siguro nila, mga baril. O, mga Pilipino, ito baril. Kayo na bahala dyan. We stand by you. Anong ibig sabihin ng we stand by you? Hindi nila dinidefine . Yun yung problema. Pag sinabi nilang we stand by you, are they going to send frigates? Are they going to send... Walang ganon. Sinasabi lang nila na kabahagi ng Mutual Defense Treaty, i-cover din daw nila yung WPS or yung South China Sea. Kasi yung Mutual Defense Agreement was about the Pacific Theater. So, ngayon, nagsabi sila ng opinion na, sige, pati yan, kasama yan. Ang hindi nila dinidefine is what exactly do they mean when they say they're going to stand by us. Hindi sila pwedeng mag-declare ng gera kasi that requires an act of Congress and magdedepatihan pa yan. So, if it's an actual conflict, yung a war of aggression, hindi tayo sure what kind of help we're going to be getting, if any. Baka and tayo yung proxy. Yung mga kapitbahay natin, ma'am, na mas maunlad na sa atin na ngayon, at mas naiintindihan natin kasi halos pareho tayo ng kultura dito sa Asia compare sa mga kano, ganito ba yung tahak nila, ma'am, batay sa monitoring mo rin? At hindi ba pwede tayong gayahin na lang sila? Kasi yung mga kapitbahay natin, kaagaw din natin yan sana dito sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Yung mga islands. Lalo na itong Vietnam rin. Pero lately, marami tayong naririnig na mga payo mula sa liderato dyan sa Singapore, sa Indonesia, pinapalalahanan yung ating government na maghinay-hinay lang, pag-aralang mabuti. Ito yung mga kapitbahay talaga natin, but yung isang kapitbahay natin, yung masyado tayong nagpapadikta doon. Malayong kapitbahay pala yun . Correct. Yun nga yung theory na remember si Pangulo from Australia, umuwi for 2 days and then bumalik siya. Kasi may meeting sa Australia ng ASEAN plus Australia. So I think na the Prime Minister wanted to show off si Pangulong Marcos who had committed wholeheartedly to the possible conflict dito sa area natin on the Taiwan Strait, and siguro damay-damay na yung South China Sea.
So it was necessary for them to show na, oh, ito, Pilipinas, meron na silang pinirmahan na commitment with regard to the Taiwan Strait. So yun yung andun. Therefore, nabasa niyo po ba yung statement ni General Browner today? Sinabi niya, nag-react siya dun sa 77% respondents daw, who affirmative respondents, mga Pilipino who said that they are ready and willing to defend the country in case of conflict. So sabi niya, this is a, consider it like a call to participate, na to prepare ourselves for when the conflict arises. Nagtaka ako dun sa word. Mm. Bakit when the conflict arises, not if? Kasi right now, as far as we know, pinaghahanda na tayo. There are so many channels pa to avoid conflict. Mm-hmm. Pero on our end, our president seems to be the proponent saying na, yun nga, ganito, we are on the front lines. Yung mga words like that may lead us to believe that ito yung primary consideration ng gobyerno, and that the possibility of an international conflict is very real. Mm-hmm. Pati nga yung responses ng sarili nating AFP. Ma'am, maiba lang ako ng konti. Nakita ko sa vlog mo yung ano lang, yung paunang bahagi lang, yung Duterte Noia. Alam mo, ibig sabihin nun. What's that word, ma'am? Kasi halos lahat ng moves, even yung ano moves with regard to sa WPS, pag tinignan nyo, kasi yung PCO very rarely will communicate the real intention of the government. Ang papakinggan mo yung mga informal mouthpieces ng administration. Mm-hmm. And ano yung binabakbak nila? Ang parating sinasabi nila, traidor, ano, dahil pro-China ka, traidor ka. Mm-hmm. Si Duterte, binenta tayo sa mga Chinese, and so on. And all of it seems to be, parang every so often, nakikita mo, parang linggo-linggo may bagong issue. So, ang bagong issue, yung administratorship niya of the KOJC property. And then after that, sinulong pa yun further to say money laundering. Mm. So, ano to? And then before that, it was arms. Before that, it was, yun nga, binenta mo sa China, binenta niya sa China. Before that, it was the ICC. Pero ngayon, bumibilis, nag-e-escalate. Kasi parang informal PCO na ngayon yung Congress eh. Mm-hmm. Parang sila na yung nagbabalita. Sila nagdidikta ng ano, dynamics. Diba? Araw-araw may press con eh. Mas madalas pa sila mag-briefing kesa sa PCO. So, nakikita mo na parating merong bagong issue. Now, why is former President Duterte still relevant? He's a former president. Wala naman siyang limpak-limpak na salapi, yes. Di ba? So, but, he's still a major factor. So, every time magsasalita siya, para siyang earthquake eh. Tahimik na salita, epicenter siya. Pero yung yanig, nararamdaman mo all over the country. So, para sa akin, this is driven by fear. The fear that the Duterte father and daughter are such significant figures in the country na yung buong communications ngayon ay devoted primarily to destroying them. So even yung rhetoric about China, ididikit pa rin yung si Duterte. Yeah. Di ba, before that, meron pa ngang ano eh. Si Congressman Erwin Tulfo, sabi niya na ano, may secret agreement with... But with no details. Tapos gusto niya si President, former President Duterte mag-explain. Eh ano yan? The Sonny Quillanes School of Persecution. You accuse somebody and then you require them to defend themselves. Wala kang binigay na ebidensya. Wala ka man rationality. So, why is it one issue after the other? Nagpapalitan lang. Nagbabago lang yung mukha ng congressman at saka yung issue. Pero every day or every week, something new comes up. Ma'am, hindi ba ito diversionary tactics para mawala yung attention ng public? Kasi ang totoong issue is about yung sa chacha na sinusulong nila. Correct. Ang tingin ko, everything, including the conflict, is all about chacha pa rin. It's ano, and maraming co-conspirators dyan. Pero
parang ang tingin ko dito is yun nga, they must discredit the Dutertes because they anticipate opposition. They need to, alam niyo yung sinasabi nila, first lesson sa international relations sa amin is that when a country is divided, you create an external enemy, mag-i-unite yung bansa. So far, it's failing for this administration. And the reason it's failing is because of the Dutertes. Or at least, that's how they're thinking. So, para sa kanila, para meron silang maisulong one way or another, the first order of business is to discredit the former president, and indirectly his daughter, and find a way to get them out of the picture. Hindi biro yung binabanggit yung ICC dati. The danger of a warrant being served on the former president is very, very small. Hindi pa nga natin alam kung sumusulong dun sa ICC yung kaso. We don't know how long it will take or if at all it's going to even fly. Pero yung retorika dito, kala mo bukas pwede na siyang sunduin. Mm-hmm. And kumbaga ma'am, why not ang isulong na lang ng bansa natin is kung ano yung isinusulong ng Southeast Asia, yung code of conduct talaga. Kasi yun din yung iginigit ng Prime Minister din ng Singapore. Marami din tayong nababasa ng mga artikulo na parang laban lang ng Pilipinas itong nangyayari ngayon at parang yung mga kapitbahay ay iba yung Dedma at iba yung kanilang gusto na mapagkasunduan na dapat tayo lang dito ang mag-uusap. Correct. Kasi pag may galing sa ibang lugar, ibang kultura nila, iba yung kanilang paniniwala, malayo sa mga Asyano, wala tayong mapapala dyan. Sino bang nag-propose ng code of conduct niya? Di ba Pilipinas? Mm-hmm. Tayo yan kasi presidente ng ASEAN si former President Duterte at the time. So sinulong niya yung issue magkasunduan ng ASEAN with China and let's have a code of conduct in the area. Officially, inabandon na natin yan by signing the strategic partnership with Australia. Kasi inurong na yan. Kung dahil pinipilit natin yung arbitration agreement, we're already forcing the issue with China. At nakalagay rin doon, nandun yun sa yung code of conduct was mentioned in the cooperative partnership, which is the old agreement with Australia. In the new agreement, wala na po yun. So we have officially abandoned the push for code of conduct. Ang laging sinasabi ng Pangulo, hindi tayo nagpapadikta dahil may sarili tayo, hindi tayo nagpapadikta sa Estados Unidos at kahit anumang bansa. Pero yung mga terms na kanyang ginagamit, like rule-based order, linyahan ng Amerika. Talaga. Kumbaga, yung rules ginagawa, based. Iba dun sa sinasabi. Tapos kaninong rules yun? Tanungin niya. Sino kumuha ng rules? Sa kanila din, di ba? Sa Amerika din. Kaya, so that's what's not malayo na ba ito, ma'am, sa independent foreign policy na narinig natin noon, even before pa, yung mga during campaign, sa mga interviews kay Pangulong Bongbong Marcos noon, nung tumatakbo pa during kampanya, parang iba na yung ganap ngayon. Malayo na kasi yung friend to all, enemy to none, was an inclusive one. Also, yung ating foreign relations was really dictated by the U.S. all the way until President Noynoy's term. But talagang kung saan pupunta pag nagkondena ang U.S., kondena din tayo. Pag may kaaway sila, kinoconsider natin na kaaway din natin. Ang pumalag lang ng konti dyan was President Gloria nung nagpa-uwi siya ng OFW. Instead of joining the coalition. So dito nakikita natin we're back kung ano yung panig ng and it's not just with the US, it's the US, the UK, Australia and Japan. Yan yung mga pinapanigan natin at yung ating friendly relations with Russia are strained. Now, ayun, sayang kasi that's a big market for Philippine products. Dinededma natin ngayon. So, of course, China is either our first, depending on the statistics now, either our first or second largest trading partner. Nagpapalit-palit lang yan, US tsaka China, na tumatanggap ng exports natin. And at the same time, ang laki din ng exports natin, imports natin, from both countries. So, how can you
diba, side with one and ignore the amount of economic activity you have with the other. Mm-hmm. Pero ang linaw ng marka, ng demarcation line natin, pro-US na talaga tayo. Mm-hmm. Nakapanayin ko kanina, ma'am, ang ekonomistang si Dr. Michael Bato at nababanggit nga niya na ang common talaga sa mga bansa pag nagkakaroon yung trading partners niya ay malimit talaga at nauuna yung mga kapitbahay niya. Like kagaya sa Estados Unidos, hindi naman talaga, kahit nga China, hindi daw yung pinaka number one. Yung malapit lang doon sa kanyang lugar, sa South America, sa Central America, at yung mga kalapit na mga bansa. Bakit hindi natin pwedeng gayahin yung ganun? Panay tayo punta sa iba't ibang mga... Actually, ganun tayo. Noon. Okay. Well, hindi rin natin ma-deny yung, we were a colony, at tapos nagkaroon ng parity rights, and then, malaki talaga, like, there was a time, nag-export tayo ng sugar to the U.S., naantala na rin yan, wala na yan. For the longest time, ang reason daw natin na masyado tayong pro-U.S. was because ang laki ng tinatanggap nila na export. So, economic yung driving force. Pero ngayon, masasabi pa rin ba natin na economic yan? Mm. Nung tumanggap tayo ng U.S. troops dito, we could have asked for more. And in fact, we asked for more. To be fair, kay DTI Secretary Pascual, ang sabi niya dun sa Commerce Secretary ng US, na how about we include in our agreement a favored nation status dun pagdating sa imports ng US sa atin. Ang sagot sa kanya was very brusque, "Oh, that's not on the table." Naku. Wala tayong nadagdag. Wala tayong natanggap. Zero. Yung pampalubag loob is merong how many million of US dollars, the worth of infrastructure ang ipapasok dito. Though that infrastructure is simply yung ilalagay nila sa mga military bases natin to house their troops, to feed their troops, at para lalagyan ng kanilang mga kagamitan. Mm-mm. Ma'am, ginaya nga ni ni PBBM, si dating Pangulong Duterte, na hindi niya isusurrender ni not one inch. Pero marami na tayong EDCA sites. Kaya lagpas na yun sa isang kota na nga, kota na. ang wala yata kay Pangulong Marcos na hinahanap natin is yung capability ni Presidente Duterte to play China off against the US. So, may kailangan siya sa China, pro-China siya. Mm. Or friendly tayo sa China. Hindi natin madisiplina yung action sa West Philippine Sea in spite of the over 100 diplomatic protests that we filed. Biglang, sige, US. Sige, babalik ko na, mag-BFA na tayo uli. Diba, yung ability mo to play off the leaders against each other. Tapos yung dalawa, para silang mga manliligaw. Mm. Tapos tayo yung napakadalisay na dalagitang hinahabol-habol. Oo, di ba mas advantage kung marami kang manliligaw, maraming magbibigay sa'yo? Correct. Maraming nagbibigay. Sana. Oo, kaya, ngayon, isa lang gusto tayo magpaligaw, sa isa lang ata. Yun nga, and very dangerous yan. Marami tayong EDCA na binigay sila. Kasi pagka isa lang, yung kalaban niya, kalaban mo din. Hmm. Wala kang ginagawa, okay kayo otherwise, pero nagkaka-built-in enemies ka. Ma'am, how will the landscape mabago, ma'am, if manalo si President Trump? Well, alam natin na si President Trump, during the time of President Duterte, nagpo-pull out siya ng mga US troops dito. Kasi hindi naman nawala yan eh. With the different administrations, dumadami o kumukonti lang yan. Pero the US military is afraid to let go of their presence dito sa Pilipinas. Si President Trump, gusto niya iparecall lahat. Kasi sabi niya, masyadong mahal. So, from that perspective, if he's consistent, then we can expect that. But we can also expect that there will be more talks with regard to trade. Hindi na tayo masasabihan na that's off the table. Mm. Hindi na tayo magaganon. Plus, it also helps na pag non-liberal yung president ng US, hindi tayo na naho-hostage na sabihin na, hindi na kami mag-i-import sa inyo kasi hindi kayo nagre-respect ng human rights or something like that. So, we get tied to so many collaterals. We get hit with unpredictable demands.
So dito, with a Republican president, it's more rational. It's trade for trade and so on. So tingin ko, some of those things will change. And kailangan, nagpre-prepare din tayo. In case something like that happens, all of this conflict rhetoric ay magbabago. Yes. So saan pupulutin ang ating Pangulo na very, very committed dito sa ano sa possibility of that kind of event happening? Ma'am, to wrap things up, sa mga napag-usapan po natin, sa mga nagaganap sa Pilipinas, geopolitics, at yung too much reliance ng administration sa US, totoo bang weak ang liderato? Simplistic kasi pag sinabi mong weak. I think that he might be listening to way too many people and possibly the wrong ones. So, bakit ganun kalakas ang influence ng US? Sino ang nagpapasok niyan? Bakit ganun na rin lang ang communications niyan? Sino ang nagpayo na wag na lang siya magpa-interview or very limited yung interviews, walang regular press briefings? May napansin ba kayo? Wala. Hindi nga pala kayo invited. Sorry. Sorry naman. So, yung mga ganon, I think that there are just some very powerful people who can influence the way he manages things. So, kung sakali one of these days he realizes that these powerful people are not giving him good advice, then ang tingin ko, he will do the right thing. And the power to say no, siguro ma'am, no? Totoo yan. Hindi lang yes. Hindi, hinahanap na natin yung ganun di ba? Because we got used to the last administration. Ma'am, may pabon lang po. Kasi parang nagtatanong yung ordinaryong tao na compare sa previous administration, kilala po namin yung mga secretary sa bawat department. Parang nagtatrabaho. Ngayon ma'am, parang hindi namin kilala. Sino ba si, parang hindi kilala. Tapos parang hindi namin ramdam yung tinatrabaho nila. Ayun na nga. Huwag mo naman sabihin, hindi mo kilala yung DENR. Ikaw ta naman. Nagtrabaho na. Gusto mo pang makilala sila? Hindi nga. Kagaya nung nakaraan. Sila Tugade, sila Simato. Pero yung dating press secretary, kilala nyo. Oo. Kasi sabi nyo kanina, ma'am, iba-iba na yung mga mouthpiece nila. Yung kongreso, yung ginagawa mouthpiece. Parang ganun, ma'am ba? Yung kongreso na yung mouthpiece. Nakatutulong din yan, ma'am, na magpabango sa administrasyon. Yun nga eh. Diba? Yun yung katuwang niya. Para sa pag-manage, pero wala tayong naririnig masyado. Yun na nga, I think that's yung black hole na yun is going to be filled with speculation. Yun yung problema. Pag kulang yung impormasyon, ibang pupuntahan ng mga tao for that information. So like I said, a lot of their problems are self-inflicted. So kung merong briefing na yung kapanipaniwala sana, di ba, hindi yung trillions and trillions of pledges, yung mga ganun. Plus, a certain measure of, how do you call this, yung ganun, yung awareness. Ang communications, it isn't one way. You should be also reacting to what is going on outside. So, kung ang taong bayan naghahanap ng impormasyon ng ganito, kailangan maibibigay yon. Kailangan nasasagot ang ilang mga tanong. Kailangan walang merong general. Dati kasi the arrangement was that walang spokes. Because the president is his own spokes. If ever there was a spokes, that would be a spokes for the president. And there would be a press secretary to speak for the government. So, kailangan alam mo, halimbawa, ano yung mga projects, a major thrust ng DOTR, halimbawa. Pag tinanong yung press secretary, yes, alam niya, ganito, ito yung mga projects, ito yung mga ganito. For specifics, we'll call in the Secretary of Transportation. So, if ang trato nila sa communications is as an ordinary day-to-day course of business of government to inform the people, yun ang hindi nangyayari. So, hindi siya regular, hindi siya institutionalized anymore, and hindi na rin siya predictable. So, minsan, sumasabog na yung issue, dinededma na lang nila. And there are other means that they find of addressing the issue, such as, but not limited to, the extremely quiet traditional media. Tsaka, di ba, isa lang naman yung, kalihim niya, part ng kanyang cabinet, isa lang, taga Eastern Visayas. Ang kanyang cabinet, mga sekretary, sa lahat ng mga ahensya,
Parang taga Eastern Visayas lang eh, speaker daw. Kasi lahat ng ahensya, parang siya yung sumasagot na. So, sa tanong ni partner Carlo. Kaya partner, speaker pa eh. Sa sagot ni partner Ercado, para sagutin yung tanong. Yun yung ano, sumikat. Yung pangalan. Kasi yung mas malaki pa yung mga mukha niya kasi sa katawan niya. Kasi pag nagpo-post ng ano, posters, mga tarpaulins. Kaya sila lang yung nakakaalam lang. Practice and practice. Baka. Well. Baka. Ma'am, payo po ninyo sa ating mga kababayan sa dami po ng mga information ngayon. Information overload po nangyayari. Ano po ang payo ninyo para hindi tayo maligaw sa tamang direksyon overload at informasyon? Overload ba talaga? Hindi na nga eh. Scattered. Overload on everything else. Yes. Overload halimbawa sa mga ano scientific advancements. Ang dami-daming nangyayari sa larangan ng ano ng agham. Pero hindi natin masyado na pag-uusapan kasi hindi nga agham ang orientation nating Pinoy. Politika ano po, talaga eh. Ah, politika ba? Makakala ko biyahe kasi yung nauna. Tourism. Hindi ko lang alam kung binibenta ko tourism natin. Ang alam ko nga dapat ang laging diba, yung tourism. Pero baka gusto rin ko unin na yung PBBM, number one department ngayon eh. Parang primus inter pares eh. Informal secretary yung presidente. Dapat pala yung DDA, ano? Mali. Maraming salamat, attorney. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat sa pag-anyaya niyo sa amin dito. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa attorney Trixie Cruz Angeles, dati pong press secretary, mga kapartner ng kasalukuyang administrasyon po, mga kapartner ng Modern Ferdinand Magellan. 10:35 na po ng gabi, magbabalik pa ang SMNN Nightline News.